Good morning! So today, naglilinis ako kasi this mantle, nilalagay ko yung mga ano yung binili ko na para sa kitchen kasi gusto ko tanggalin ko na itong area dito. Ayan, nilagay ko na siya. Kailangan siya ng 24 hours daw para sobrang dikit. Pwede naman siyang screw. Kaso nga lang, wala akong pang screw. So, while naglilinis ako, naghugas ako ng pinggan. At yung anak ko, hindi ko muna mabangal yan kasi pinapatingin ko siya ng computer. Tapos naglalaro. Tingnan nyo, naglalaro ko siya. Mga laruan niya. So, nilagay ko yan sa box at kapag gising siya, ganyan ang tsura na maglalaroin niya. Pagtulog siya, nililigpit ko. So, ayun. Since ang daming mga tanong-tanong, ganito. Hindi ko kayo, kasi, yung ba sabi niya, hindi ka nakikinig. Pag hindi ako bibili ng pang-organizing sa kitchen, sabi niyo, messy naman. O ngayon, bibili ko, sabi niyo, bakit? Anong bili-bili mo? Ano ka naman? Nagsasayang ka naman ng pera. Pag hindi ako bibili, sasabihin nyo, hindi naman organized, kailangan kang bumili ng ganito, ganyan. Kapag bibili ako, sabihin nyo naman, nagsasayang ng pera, nalilito na ako sa inyo. Sige, sabihin ko na sa inyo, alam nyo kasi, ito, meron akong pera, okay? Ang pera ko, nasa akin. Ang pera ko, nasa akin. Ako ang yung humahawak, hindi asawa ko. Ang pera ko, na earnings, nasa akin. Ulitin ko. Kung akala nyo ang anak ko walang savings, mayroong savings yung anak ko, sinisivan ko, mayroong siyang saliling credit card. Ay, tinatawag na kasi hindi pa siya pwedeng magkaroon ng sariling credit card na tatawagin sa kanyang pangalan talaga. So, mayroong tinatawag na IVF. So, under precious na name, pero pwede siyang i-transfer niya kapag si Liam. Malaki na. Oo. Tapos, meron din akong savings. Hindi lahat ng pera ginagastos ko. Meron kaming minimum budget monthly. Okay? Minimum budget, meaning yan ang gagastusin namin. Example, kung 20,000 ang monthly namin, 20,000 lang talaga. Yun ang minimum budget. Kahit magbumili pa kami ng something-something, yun ang minimum budget. Tapos, nagbabayad ako ng tax. At hindi lahat ang pera ko, ginagastos ko, sinisave ko. Kung sasabi nyo, bakit ka ganito, bakit ganyan, at kapag nag-YouTube kasi ka, hindi lahat, hindi lang free. Gumagastos ka rin, di ba? And tapos, kapag bibili ako ng mga bagay sa pakita ko sa iyong mga damit, kumikita po ako dyan. Bumibili man ako ng damit, ina-upload ko rin sa TikTok, tawag noon affiliate. Affiliate. So meaning mababawi ko rin ang ginagastos ko. Next is hindi lang po YouTube, meron akong pera. Meron din akong kaunting pera sa TikTok shop. Meron din kaunting akong pera sa Facebook. Kaya mo naman namin bumili ng lupa. Pero naghahanap pa kami ng lupa. Hindi naman basta-basta bibili ka lang ng bibili na pag dumating ang panahon, pagsisihan mo kasi hindi mo nagustuhan or hindi mo nagustuhan yung lupa or may problema ang lupa or tubigon yung lupa, ganun. Tapos, naghahanap kami ng lupa na maganda na pag dumating man ang araw, hindi mo pagsisihan dahil lang nagmamadali kang gumili. So, ayan. Meron po kaming pirang sinisave at hindi ko po ginagastos lahat ng pera
Kasi may tinatawag ka kami minimum budget monthly. Kapag sabihin nyo, bakit ka nagtatravel? Minsan, kailangan mo rin mag-travel. Minsan, kailangan mong mag-vlog, travel. Para hindi naman palaging nasa bahay lang. Ayan. So, sa ngayon, nagre-renta. Kaming sabihin nyo, bakit ka nagre-renta? Bakit hindi ka nalang umuwi sa bundok? Sasabihin ko sa inyo, bakit? Dahil sa bundok, walang internet. Dahil sa bundok, walang masyadong internet. Kung hindi ako merong ano doon, pero hindi naman ibig sabihin kapag tumira ako sa bundok, 100% nakakatipid ako. Hindi ako nakakatipid. Alam nga namang kakain lang ako ng kakain doon. E di, gagastos rin naman ako, di ba? Same lang yun. Tapos gusto ko ganito lang, nagpunta dito kasi may sarili akong freedom. Nakukuha ko yung gusto ko na anong gusto kong ulamin para matipid. Kung gusto kong mag-noodles for today, mag-noodles lang ako. Kung gusto ako mag-sardines for today, mag-sardines lang ako na... Kasi sa bundok, hindi pwedeng nag-noodles ka lang kasi hindi naman. Hindi naman ano. Hindi sila mabubuhay ng ganyan lang. Tapos sabi nyo, drama na naman si Jisa. Drama na kasi nag-away sila kasi walang humahawak. Tingnan nyo yung camera. Yung camera po, meron po siyang stand. Meron po siyang stand na pwede mong ilagay kahit saan. Don't take a look in there. Close that. Oh, ganyan po. Tapos, kung sa bundok po kasi, medyo madami ng tao. Gusto ko dito lang si Liam. Kasi, bibisita lang kami doon paminsan-minsan. Ayun, naglilinis ako for today. Yung anak ko, palaging kinukuha yung kamay ko. Wait lang, nak! Wait lang, hugas na yung pinggan. Ayan. Oh. So, I cannot please everybody. Pero alam nyo, hindi ko naman, kahit hindi nyo malalaman, hindi naman, hindi ako, ano na tao na, hindi ako katulad ng tao na sasabihin kung magkano yung savings, sasabihin na lang lahat na, sasabihin na malaki na yung savings, hindi ako ganon, oo, tahimik lang ako, hindi ako ganon na magpaano na marami na akong savings. Hindi ako ganun. Hindi. Gusto ko, kung meron na akong ano, gusto ko tahimik yun para walang nakakalam, para walang mag, ano, sasabihin, ha, marami kang pera, ganito, pero pahiram naman. Hindi. Gusto ko tahimik lang. Kaya nga, hindi nyo malalaman eh, kasi gusto, hindi ko pinapublic yung mga ganitong, magkano na yung mga savings. Hindi ko na yung ginagano yun. Gusto ko tahimik lang. Yun. Gusto ko ipaalam sa inyo na kapag meron na aking bahay na ano, ito yung na ano ko. Na nasi-save ko. Sabi ng iba, nagpunta lang ako sa kaibigan ko. Sabi mo, gumastos ka naman, Jisa. Ano bang gusto niyo? Sa bahay lang ako. Hindi naman ako gumastos ng thousand na thousand para lang pumunta ng kaibigan. Hindi nyo alam, nagtrasikol lang pala ako. Hindi nyo alam kung gaano kalayo. Oh. Ito yung mabilis.
na ano. Tabi. So, at ito na naman sa mga nagsasabing dapat unahin mo yung anak mo, Jessa, kasi ano, future. Opo. Matagal na po ina-apply ko na po yung anak ko. Matagal na po si Liam na nagiging citizen, Norwegian citizen nung basta nung ano, nung pumunta kami ng Manila, pina-DNA ko si Liam, tapos na po at pina-DNA ko siya, tapos ayun, ang hinihintay na lang namin is passport ni Liam. So hindi pa siya dumating, hindi pa siya dumating yung ano ni Liam. Pero yun na lang ang hinihintay namin. Pero registered na siya para citizen. Passport na lang yung hinihintay namin sa kanya. Sabi na yung ba kailangan ko pa doktor si Liam? Hindi na kailangan ni pa doktor si Liam kasi hindi siya pepe. Marunong siya magsalita. Kaso lang, hindi nyo maririnig dito kasi hindi siya malaging nagsasalita. Tahimik kasi siya na bata. Kung makikita nyo sa mga videos, tahimik siya ng mga bata. Tahimik siya. Marunong siya magsalita. Palaging nagsasalita kasi ayaw talaga ng anak ko sa camera minsan. Minsan gusto niya. Alam nyo, kumakanta na yung anak ko. Kumakanta siya na kung makikita nyo sa... Meron kasi si Liam na Facebook page na Liam Dahl. Doon ang na-upload ko mga memories niya. Ano, kumakanta siya ng ABC. Pag nanonood siya, kumakanta siya. Kahit nahihirapan siya bumikat, pero pinatry niya. Tapos, nag-count din siya ng 1 to 10. Kumakanta siya. Kahit hindi ganong nabikas, pero makikita mo sa kanya na pinatry talaga niya. So, pag nagsasalita na yung anak ko, hindi na nyo ganong nakinig. Minsan, sabi niya, merong mix na Bisaya, hindi Bisaya, Tagalog. Merong Tagalog na salita si Liam. Pero hindi, huwag kayong magala. As long as naman ang anak ko, nakabigkas na siya ng salita, hindi siya pepe. Naka-mama, naka-papa, ayaw, no, yes, I know. Mga ganyan, mga salita na, hindi yun lang ganun. Kasi naman pala, Tapos, hindi naman ako nagmamadali kung kailan siya magsalita. Kasi, alam, hindi naman first time na nakikita ko sa mga bata na, may mga bata talagang, hindi mabilis magsalita. Oh, katulad ng kapatid ko, hindi siya mabilis magsalita. Noon, oo lang yung sagot niya. Yung 4 years old pa siya noon, patagal siyang nakapagsalita. Pero, nakapagsalita naman, as long as narinig nyo, nakabigkas yung salita. Nakabigkas siya ng words. Hindi lang, may mga bata lang talagang mahina. Hindi naman natin kailangan ikumpara yung mga anak nyo kung mabilis magsalita yung anak nyo tapos yun compare nyo sa anak ko, iba-iba naman ang bata, hindi pare-pareho. Oh. Tapos marunong din yang alam ni Liam yung mga sounds ng animals, yung ibang sounds ng animals, alam niya ng sound sa horse, alam niya sound sa tiger niya, alam niya magbigkas ng tiger niya. So, ayan. Marunong naman yung anak ko. Hindi lang gano'n yung nakikita. Kasi tahimikin lang talaga siya. Tahimik lang talaga siya. Yan, magsahing muna ako. No. This is for food, not for milk. No, ha? Tapos,
Ayun na, magsahing ako. Sa mga ibang nagko-comment na kailangan ko daw disiplinahin yung anak ko. Disiplina naman yung anak. Hindi naman kailangan na, ano, paluin or sigawan yung anak. Anak, para lang ano. Minsan, kapag na ano ko, nasigawan ko, pero minsan hinahag ko siya, sabi ko sa tapos sinabihan ko sa kanya na tapos kapag galit minsan na ano ako na nawala yung patient ko tapos biglang nag-ano ako sasabihin ko sa kanya na sorry anak bad yung ginawa mo sorry anak na ano ka tapos hinahag ko siya ganun ako mag-discipline sa anak ko ayaw ko yung binubuhatan ng kamay ng anak ko hindi ako ganun. Ayaw kong maranasan niya na pagbubuhat ng kamay. Kasi may mga iba namang pag-disiplina yung ano, ng mga bata. Hindi kailangan buhatan ng kamay yung mga bata. Sinasabihan ko lang siya, pinapaupo ko siya, upo, tapos sasabihin ko sa kanya na mali yung ginagawa niya, tapos ihahag ko siya, tapos kapag good naman yung ginawa niya, bibigyan ko siya ng reward para malaman niya na good ang ginawa niya. Di kailangan ano, saktan yung anak niya or dapiin or something ganyan. Ganyan. Ano lang yung anak ko? Super active. Kahit dinadala ko yan, palagi kong dinadala yung anak ko sa paradise, sa laruan. Kaso nga lang, mahilig lang talaga siya. Kahit kailan mo siya dalhin, mapili lang talaga siya ng tao. Pumupili siya ng taong gusto niyang kalaruin. Meron namang bata dito sa, ano namin, sa, dito sa nirerentahan namin. Kaso nga lang, ayaw lang talaga niya. Pinipili niya yung gusto niya kalor. Mapili siya na tao katulad ng papa niya. Mapili. No, Liam! No! So, bye-bye muna guys kasi magsasahing ako at continue akong maglilinis.